dito sa press ko ni Martin Romualdez, ano lang, cool lang si Martin Romualdez. Tinanong siya tungkol sa issue ng confidential funds, tama naman yung mga sagot niya at maganda eh. Relax, hindi tulad ni Sara Duterte na galit na galit. Sa halip na sagutin yung issue, kung ano-anong mga pinagsasabi, patutsada, tama rin yung sinabi ni Risa Ontiveros eh. Mas marami pang patutsada si Sara kaysa sa paliwanag sa mga issue na nire-raise sa kanya. Tinanong na point blank si Martin Romualdez, yan po bang nga mainit na yan sa issue, may mga nagsasabi na yan ay bahagi na daw ng preparasyon sa 2028. Kasi nga, ang akusasyon ng kampo ni Sara at ng mga DDS, pati nga si Amy Marcos, nagsasabi na ito daw ay maagang pamumulitika para na daw ito sa eleksyon sa 2028, kaya daw pinupuruhan si Sara. Matindi rin yung sagot ni Martin Romualdez. Mahina lang talaga, mahina lang ito magsalita eh. Pero matindi yung sagot niya. Anong sabi niya? Ginamit niya rin yung sinabi ni Sara Duterte. Sabi kasi ni Sara Duterte, kung maaalala nyo, ang sabi lagi ni Sara Duterte tungkol sa confidential funds, una, I can live without the confidential funds. Kaya niya daw mabuhay na walang confidential funds. Pangalawa, sabi ni Sara Duterte, I leave it. I am leaving it to Congress kasi sila naman yung may power of the force na mag-decide kung bibigyan ako ng confidential funds o hindi. Yun. Yun yung sabi ni Sara, di ba? O yun din yung sinabi ngayon ni Martin Romualdez. Sabi niya, ay sinabi naman ni ng Vice President na she can live without the confidential funds. And she... Anong sabi ni Sara? She is leaving to Congress. Pinapaubayan niya na sa Congress. It's up to the Congress kung bibigyan siya ng confidential funds. Kasi ang power na yan ay nasa Congress. So, yun din ang ginamit ni Martin Romualdez. Sabi niya, sinabi naman ng Vice President na kaya niya na okay lang naman na wala siyang confidential funds. At saka sabi niya, kami na sa Congress ang bahala kung bibigyan ng confidential funds. Relax lang yung sagot ni Romualdez, pero may patama. Tinanong na rin si Martin Romualdez anong masasabi niya na sinasabing mas kinakampihan pa ni Martin Romualdez yung Makabayan Black na kalaban daw ng bayan kaysa daw si Sara Duterte. Kaya yun yung sinasabi ni Sara Duterte na kung sino man ang kontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Pero pakinggan nyo yung sagot niya ni Martin Romualdez. Tama yung naging sagot ni Romualdez eh. Ang pagkakasabi ni Romualdez doon sa sinabi na yun ni Sara Duterte, kaya nga aalisin na sa civilian agencies na wala namang mandate sa national security, aalisin na doon ang confidential funds. Kasi dapat talaga ang confidential funds doon sa mga agencies na may gawain sa national security. Kumbaga, tama lang eh. Sabi ni Sara Duterte, kailangan pahalagahan ang kapayapaan at peace and order. Di dapat ilagay yung confidential funds doon sa mga agencies na yun ang trabaho. Yun ang tama naman eh. Sabi ni Sara, kailangan pahalagahan ang kapayapaan at peace and order. Di kung gayon, dapat alisin yung confidential funds sa mga civilian agencies na wala namang gawain sa national security. Nagkukunwari lang yung mga ahensya na yan na may mandate sila sa national security, wala naman. Yung mga agencies na may gawain talaga sa intelligence, surveillance, yun ang suportahan. Tulad nung sa West Philippine Sea, yung Philippine Coast Guard. Imagine yung for 17 years, 118 million lang ang naging budget nila sa intelligence at confidential funds. Samantalang si Sara Duterte, DepEd lang. Sa loob lang ng isang taon, 2023, 150 million pesos ang confidential funds. Samantalang yung Coast Guard, sabi ko nga, 17 years, 118 million. 17 years yan. At inubos pa ni Sara yung 125 million na confidential funds sa loob lang ng 11 days. Di ba? Yan yung kinukorekt dito. Kaya yung sinasabi ni Sara na yung mga hindi raw kinukontra daw ang confidential funds ay hindi nagpapahalaga sa kapayapaan at peace and order, mali.
Hindi naman kinukontra yung confidential funds per se. Kinukontra yung confidential funds na sobra-sobra na, sobrang lalaki na at napupunta sa mga ahensya na hindi naman dapat bigyan ng confidential funds tulad ng DepEd at OBP. Ang issue, kinokorrect na nga kasi ang nangyayari, ginagamit ng sangkalan, ginagamit yung issue ng national security, lahat na lang ng ahensya na civilian in nature, humihingi ng confidential funds. Tulad ng Vice President, ang laki-laki, pati DepEd. Kaya sabi ni Martin Romualdez, tama naman yun, kinokorrect na. Para talaga matutukan yung peace and order, yung kapayapaan, ilagay sa tama yung confidential funds. Doon talaga sa mga ahensya na may mandate sa national security. O yun. Bakit kailangan ng confidential funds ng DepEd? Samantalang yung Coast Guard, ang daming trabaho sa West Philippines, si 10 million lang ang confidential, ang intelligence and confidential funds sa 2024. Ay di ba mali yun? Kaya, so ito na ngayon, i-re-align. Ibig sabihin, yung mga budget ng mga ahensya ng gobyerno, mga civilian na agencies, oh, tulad kasi ng DICT, ang DICT, 300 million pesos yung hinihiling na ano, confidential funds. DICT yan ha. Yung MMDA, ang laki rin ang gustong confidential funds. Lahat na lang gusto mag-confidential funds eh. Ha? Kaya yan ang ano, yan ang problema. So ngayon, sinasabi ni Martin Romualdez, pinag-aralan na nila na alisin na yung mga confidential funds sa mga civilian agencies na walang trabaho sa national security. Ilagay na sa dapat paglagyan. Yun. Bibigyan pa ba ng confidential fund si Sara? Kasi 150 million yung sa DepEd, 500 million yung sa OBP. O aalisin na ba ito ng buo-buo? Sa ngayon, ang napag-agrihan ng mga leaders ng Kamara, i-re-align. So ibig sabihin ng i-re-align, aalisin talaga. Aalisin talaga yung budget sa mga ahensyang wala namang national security na gawain, i-re-align yung budget na yon. Kaya wala, kukunin talaga yung budget ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kaya lang, pinapaliwanag din ni Martin Romualdez dyan, kung makikipag-usap ang Office of the Vice President at ang DepEd sa kanila, pwede namang ikonsidera yung kanilang pakiusap. Ang tanong, makikipag-usap kaya? Ha? Makikipag-usap kaya ang kampo ni Sara Duterte para makiusap na bigyan naman sila kahit tirhan pa rin naman sila? Yan ang abangan natin. Kasi sinabi ni Martin Romualdez, ang napagkaisahan, talagang lahat ng pondo ay i-re-align. Lahat. As in lahat. Walang ititira. Pero linilinaw niya rin, nakukuha ko sa paliwanag niya, pwede rin namang ikonsidera kung papano, kung may gusto talagang punduhan, pwede, pero pag-usapan. Pero duda ko, ewan ko kung makikipag-usap pa yan, sila Sara Duterte. Ha? Galit na galit sila dito kay Martin Romualdez eh. Pero mga kabunyog, sa totoo lang, dapat din maging si Marcos Jr. tapyasan din ang budget niyan sa confidential at intelligence funds. Kasi yung confidential at intelligence funds ng Office of the President, 4.3 billion eh. 4.3 billion. Ha? Dapat tapyasan din yon. Tama rin naman yung punto na dapat kahit ang Office of the President, bawasan din ang budget kung hindi man ubusin kasi mayroon namang mandate, mayroon din namang gawa mandate sa national security ang Office of the President. Siyempre bilang presidente, dapat may sarili, huwag kang aasa rin sa mga intelligence agencies ng gobyerno. Dapat may sarili ka ring intelligence gathering para hindi ka napapaikot ng mga civilian ng mga intelligence agencies. Kaya yung Office of the President, pwede pa natin pagbigyan. Kailangan din ng confidential at intelligence funds. Pero napakalaki nung 4.5 billion. Napakalaki nun. Napakalaki. Ha? Kaya lang, nasanay na nga kasi kahit nung panahon ni Duterte, ganun na yung confidential at intelligence funds. Alam nyo, nung 2021, 4.5 billion ang confidential at intelligence funds ni Digong. Inubos niya yon. Inubos niya. Matindi. Kaya nga itong si Sara, manang-mana sa amay. Pag binigyan mo ng budget, ubos talaga. Pag binigyan mo ng budget na good for 19 days, uubusin niya yan kahit 19 days lang yan. Kaya yung 125 million, naubos sa 11 days. Eh. Oh. So mga kabunyog, sa totoo lang,
dapat din kahit yung Office of the President bawasan ang napakalaking confidential at intelligence funds. Dahil napakalaki ng 4.5 billion pesos. Ha? Napakalaki nun. Kasi yung matitipid sa confidential at intelligence funds ng Office of the President, pwede nang ipambili ng mga ano, modernong kagamitan ng Coast Guard at Navy. Kasi kailangan nating mag-upgrade. Dapat nga, ang isa pang magandang gawin ng Pilipinas, magtayo na ng structures doon sa ano? Magtayo na tayo ng structures doon sa West Philippine Sea. Kasi katulad nung nangyari sa ano, nangyari sa mga mangiisdang Pilipino, o namatay, tatlo ang namatay, binangga ng commercial vessel, ano? Pero kung mayroon tayo doon, ano, mayroon tayong mga structures doon, at least mayroon tayong mayroong mag-a-assist sa ating mga mangingisdang Pilipino doon. Kasi kung may structures na tayo doon, dapat mabantayan na talaga ang West Philippine Sea, hindi lang kontra sa China, kundi para protection din ng ating mga mangingisdang Pilipino. So malaki na talaga dapat ang ialat na budget para sa Coast Guard, para sa Navy. At magagawa lang yan kung yung confidential at intelligence funds ni Marcos na 4.5 billion, bawasan din. Kasi ang laki din yan eh. Oh. Mas magiging ano, kapanipaniwala sila Martin Romualdez sa pagsasabi na talagang gusto nilang isaayos ang confidential at intelligence funds kung walang papalibrehin kasama na ang presidente. Yan ang ano, yan ang masasabi natin diyan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.